Ideyang Pinoy TV. Welcome back po sa aking channel dito sa Ideyang Pinoy TV. Bago po ako magsimula, magpapakilala lang po muna ako. Ako po si James Humacchio at kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag niyo naman pong kakalimutan mag-subscribe at paki-turn on na rin po ang notification bell para updated po kayo sa tuwing ako po ay mag-upload ng panibagong video. Ideyang Pinoy TV. Ano nga po ba ang tamang pamamaraan o yung dapat po nating gawin para po mapatagal yung pagtigas ng ating ice candy sa ating ice box or yung ice chest or yung box na paglalagyan po ng ating ice candy na i-display sa mga tindahan. So ito po mga ka-ideyang Pinoy, malaki po yung maitutulong sa atin itong gagawin po natin na to. Itong isi-share ko po sa inyo kasi po posible po nitong mapatagal yung pagtigas ng ating ice candy sa loob ng buong maghapon. Habang nakadisplay yung ating pong ice candy ay siguradong matigas po yun kapag ka po merong bibiling customer. Pero mga ka-ideyang Pinoy, tandaan niyo po ito ha. Ito po ay hindi ko po masyadong inire-recommend dahil nga po ekstrang gastos. Pero kung sa tingin niyo po ay kaya niyo naman at hindi naman po kabigatan, ay po pwede niyo naman pong gawin ito para yung ice candy po natin ay mas matagal yung pagtigas niya sa buong maghapon. Ano po? So ngayon, wag na po natin pagtagalin. Simulan na po natin. Ideyang Pinoy TV. Mga ka-ideyang Pinoy, ito po yung mga kakailanganin po natin. Siyempre, kailangan po natin ng box, yung ating paglalagyan po ng ating ice candy. At kailangan po natin ng katsa. So, dalawa pong katsa yung gagamitin natin mga ka-ideyang Pinoy. Ha? So, pwede rin naman pong dyaryo or newspaper na luma kung iyon po yung ginagamit nyo talaga. Kailangan po natin ng rock salt. At siyempre, kailangan po natin ng yelo. So, itong yelo na to, yung mga nabibili lang po na tigta 3 piso. Ha? So, medyo malnourished pa yung isa. Kailangan din po natin ng plastic na labo. So, ito po ay optional. So, papakita ko sa inyo kung bakit po. Kailangan po natin ng plastic na ito, yung clear po. So, ito po ay hahatiin natin mamaya. Papakita ko po sa inyo. Pero ito po ay optional din ha. So, kung ganitong plastic po yung gagamitin nyo, I suggest po na mas malapad yung bilhin nyo. Yung plastic po ng Monay. Ito, papakita ko po sa inyo. Ayan, yung ganito pong plastic ha. Mas malapad po kasi ito kapag hinati na po natin. So, ganito lang po yung gagawin natin. Ha? Ipapakita ko lang po sa inyo. Kung itong plastic po na ito yung gagamitin natin, so, bibiyakin nyo lang po siya sa gilid. Ayan. At tapos, syempre, ibubukan nyo po. So, iyan po ay ilalatag natin sa loob ng box. Pero kung meron naman po kayong extra budget, ay po pwede naman po na yung plastic bag yung ating gagamitin. Yung malaki po at yung kasya po sa ating ice chest. So, simulan na po natin ha. Yung katsa po na dalawa ay ipasok po natin yung isa sa loob. So, kaya po dalawa ay syempre po para mas makapal at hindi masyadong mabilis matunaw yung ating ice candy. So, sabi ko nga po kanina kung sanay po kayo sa newspaper ay wala naman pong problema. So, ngayon pag nailagay na po natin ng maayos yung dalawang katsa na doble na natin, ay pwede na po natin itong ilagay sa box. Iaayos po natin. So, ganito po ang pag-aayos, ang tamang paglalagay ng katsa dito sa ating box. Ayan. So, dapat po ayusin yung mabuti. Ha? Yung wala pong makakalusot na or wala pong makakasingaw na lamig dito sa loob. Ayan. So, dapat po ganito po siya kaayos mga ka-ideyang Pinoy. Ha? Ayan. Ready na po nating ilagay yung ating plastic. So, ang purpose po kung bakit ko nilagyan ng plastic ay para halimbawa po matunaw na po yung yelo. So, hindi po mababasa yung ating katsa. Kasi yung katsa po na to, magagamit pa po natin ito sa mga susunod na araw. So, para lang po hindi siya mabasa at hindi po madumihan. Ayan. So, ang gagawin lang po natin, ilalayer lang po natin itong ating yelo. So, by the way, mga ka-IDM Pinoy, isang yelo lang po yung gagamitin natin sa isang box. So, isa lang po ito ha. So, ngayon po kasi dalawa yung box na gagawin ko. Kaya dalawa po yung yelong nakita nyo kanina. So, ngayon, paglagay po natin ng first layer na yellow ay susunod na po nating ilagay yung ating rock salt. Yan. So, ito po kung napapansin nyo sa ice cream. So, iyan po yung dahilan kung bakit yung ice cream ay tumatagal ng buong maghapon. So, paglagay po natin ng rock salt ay po pwede na po nating ilagay yung ice candy. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo kung bakit po optional itong labo. Kasi po, 10 lang po yung ilalagay ko dito sa labo kasi order na po sa akin ito para mamaya pagkuha ko ay isang duputan ko lang po. Ayan, isisil ko po at saka ko po ilalatag doon sa unang layer. So, ganun lang po siya kadali.
Tapos, pagkalagay po natin yan ng 10 pirasong ice candy, ay lagyan po natin yelo po ulit. At pagkalagay po natin itong yelo ulit, ay lalagyan po ulit natin ng rock salt. Ayan ang mga ka-ID ang Pinoy, ha? Pagkalagay po natin ng rock salt, ay ganun po ulit yung step na gagawin natin. Since pa-order ko nga po itong tigsa 10 ice candy na to, ay ilalagay ko po uli siya sa labo, yung 10 piraso, para mabilis ko po siyang kukunin. Pero mga ka-ID ang Pinoy, tandaan nyo po ito, ha? Pwede po kayong hindi gumamit nitong labo. Pwede pong idiretso na po yung ice candy doon po sa nilagay nating yelo na may rock salt. O yan, ha? So ito pong ilalagay ko po sa box na to ay 20 pieces lang po mga ka-ID ang Pinoy, ha? So kung 30 pieces po ang ilalagay nyo dito sa box na to, sa ganitong kalaki po, ha? Kasi dito po sa ganitong kalaki ay po pwede po yung 30 pieces na may kasamang yelo at yung ating rock salt. So ngayon, ayusin lang po natin, sarap po natin. Take note mga ka-ID ang Pinoy, ha? Pakiremind po yung ating mga tie-up stores na dapat po sa ibabaw po muna sila kukuha pag may bumibili po. So palaging sa ibabaw para po hindi mabigyan ng pagkakataon na matunaw yung ating ice candy. At aabot na po ito sa buong maghapon na nakadisplay ang ating ice candy. ID ang Pinoy TV. Mga ka-ID ang Pinoy, kung sa tingin nyo naman po ay may napulot po kayo sa senior ko ngayon sa video ito, sana po ay huwag nyo naman pong kakalimutan i-like itong video na to para mas malayo naman po yung marating at para ma-share po natin sa ibang hindi nakakaalam. Ano po? So yun lang po muna mga ka-ID ang Pinoy. Muli, ako po si James Humacchio at kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag nyo naman pong kakalimutan mag-subscribe at pakiturn on na rin po ang notification bell para updated po kayo sa tuwing ako po ay mag-upload ng panibagong video. Muli, hanggang sa susunod na ID ang Pinoy TV. ID ang Pinoy TV.